Tapos una ra tayo ditong inaayos. So pa power on natin. So yun, may standby na. Okay. Pero wala siyang picture. Pindutin natin yung volume. Yun, may guhit lang na lumalabas dito sa ilalim. So yun, guys. Kung mapapansin nyo. Yun. So buksan natin, guys, para malaman natin yung trouble. So ito na, guys, yung ano, yung board tinanggal na natin. So meron ako ditong nakikita na ano, sunog na resistor. So isusum lang natin para makita. So ito, guys, meron ditong resistor na sunog. Kaya may guhit lang sa gitna na patayo yung ano, yung display niya. Tsaka dito, nasusunog na din yung ano, dito sa may mylar. So putol na nga, guys. Kung mapapansin natin, putol na siya. So sunog. Tsaka yung resistor dito. So yan siya. So, so far, ito yung nakikita ko ngayon na ano, nasunog lang. So, dalawa. Ito, inisparkan siguro yung ano, yung paa. Tsaka naputol. Tsaka kinakalawang na din. Tapos itong resistor. Hindi ko pa alam ngayon yung ano, yung value. Pero, hahanap ako ng kaparehas na board para malaman kung anong value nito. Kaya yung ano niya, yung guhit niya patayo. Pag pinipindot yung ano, yung pag pinipindot yung ano, yung volume, parang may green na patayo na guhit sa ilalim. So yun, lang yung display niya kanina. So ngayon, tatanggalin natin yung ano, yung mylar dito. Dito. Tsaka yung resistor. Ito. So, naka-ano siya, guys. Naka-series. Sa mylar. Tanggalin lang muna natin. So ito na, guys, yung ano, yung mylar. So yung
value niya is hindi siya makita dito sa video. So yung number niya dito is 474G 250 volts. So yun yung value niya, 474 250 volts. Tsaka yung resistor na sunog, so ito na siya guys, sunog-sunogan na talaga siya. So hindi ko pa alam kung anong value nito. Hahanap muna ako ng board na kaparehas para malaman natin yung value nito. So ito na siya guys. Meron ako ditong board. So halos magkahawig siya. Yung resistor niya dito is ito siya. 22K. red orange. So ito yung tatanggalin ko at ililipat ko dito. So ito na guys yung ano, yung resistor, natanggal ko na. So yung coding niya is red orange. So 22K siya guys. So ito yung ipapalit natin dito sa nasunog na resistor. So, yun yung ano, yung mylar niya na putol kanina. So, may bitak na siya dito. So, may damage na to guys. Try natin i-tester. So, lagay natin siya sa range na times 10. So wala siyang reaction. Times 1K. Wala rin siyang reaction. Ito naman sa COF. Walang reaction din. So yung mylar na to is open na siya guys. Kaya siguro nasunog yung ano, yung resistor dito. So hanap lang ako ng pamalit. So meron ako ditong ano, nahanap na mylar. So yung number niya is 474G 250 volts. So yun siya guys. So ito yung original niya dito, 474G 250 volts. So ito na lang yung ano, papalit natin.
So, yun na siya guys. Nilagay ko na. So, i-resolder ko lang sa likod. So, yun na guys. Nilagay ko na yung Mylar. So, meron din ako ditong napansin guys. Parang ginawa na siya. Yung meron ditong Mylar na ano, na nandito lang sa kabila. Pero yung isang pa, hindi naman siya nakasolda. So, ito siya guys. So, nakaganyan lang yan. So, dito sa kabila, para siyang pinutulan guys ng paa dito. So, ibig sabihin, wala siyang ano dyan, capacitor. So, linagay lang sa kabila. Pero wala namang ano, connection yung isang paa. So, yun. Tingnan natin ulit kung mayroong mga cold solder. So, dito, parang hininang na siya guys, pero hindi pa lahat. So, ang gagawin ko muna is, i-resolder ko lang muna yung iba. Para makasigurado. At saka, titester ko rin yung ano, yung edge out, baka may sira. Kasi, malapit sa kanya yung ano, yung may mga bumigay. So yun guys, okay naman yung ano, yung itch out. Okay lang. So error solder ko lang muna. So, linisan lang muna natin siya guys. Tapos na natin siyang i-resolder. So, ito nga palang ano, tube socket na area is i-resolder din pala guys. So
linisan lang muna natin para maganda yung kapit ng soldering lead. So ang gagawin natin next is iti-testing na natin kung magkaroon na siya ng fixture. So linisan lang muna natin kasi madumi yung ano, yung board.
So yun na guys, meron na siyang picture. Meron na siyang blue dito sa kanyang screen. So lalagyan lang natin siya ng ano, signal. So yun na siya guys, meron na siyang picture pero madilim siya. So titingnan natin siya sa menu. So 74 yung brightness naman niya, yung contrast 75. So yung color niya 61. So dagdagan natin yung ano, yung contrast. Never miss your favorite programs with GSAP prepaid cards. Affordable at 99 pesos, G Pinoy package with 59 channels. Family package at 200 pesos. Yung bright niya mataas na 74 pero madilim pa rin. So babaan natin yung brightness. Gawin natin 60. Tsaka pipihitan ko guys yung ano, yung playback, yung screen. So yun guys, okay na yung picture, maliwanag na. So yan na siya guys, okay na yung picture niya, maliwanag na yung ano, yung picture. Sino? Okay na. So sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So yun lang yung problema niya guys kanina. Meron siyang sunog na resistor na yung value is 22k at yung mylar na bumigay, meron na siyang bitak, so pinalitan ko na lang. So yung value ng mylar is 474G, 250 volts. So yun, sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So dito na lang guys.